Iyan, kung hindi mahabang pila ay wala nang inabot ang NFA rise sa ilang mamimili sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Si 78-anyos na si Leonila Cortez pero nakikipagsiksikan pa siya sa pila sa Barangay Katmon, Malabon para makabili ng 27 pesos kada kilo na NFA rice. Kailangan daw magtiis para may makain. Ito lang daw kasi ang abot ng kanyang pera. Ang buntis naman na si Nerissa Castro, Cabuana na pero nakipila pa rin sa NFA rice dahil ito lang daw ang mura. Sa Pangulo Public Market naman, maagang naubos ang NFA rice. 43 pesos ang pinakamurang mabibiling commercial rice. Mas mahal ng 16 pesos kada kilo kumpara sa NFA rice. Sa Malanday Market naman, sarado ang NFA outlet. Kahapon naman nagkabuhol-buhol ang pila sa Pasig Market sa dami ng mga nais bumili ng murang NFA rice. Bata, matanda, may kargang bata, tiniis ang pila na oras ang bibilangin bago makabili ng bigas na dihigit sa 5 kilo. Ito lang kasi ang tinakda ng NFA na limit para mas maraming makinabang sa murang bigas. Sabi ng NFA, may 4 million na sakupan ng NFA rice sa kanilang mga bodega. Katumbas ito ng 80,000 metric tons ng bigas. Bukod pa dyan, meron pang mahigit 100,000 metric tons na inimport ng NFA rice na hindi pa na-unload mula sa mga barko. May naasahan pang 250,000 metric tons na sa Nobyembre darating ayon sa tagapagsalita ng NFA. Pero kailangan daw agahan pa ang pagpaparating nito at dagdagan pang i-import matapos manalasa ang bagyong Ompo. Iyan, siniguro naman ng NFA na meron daw sila mga darating pa na mga supply ng bigas at meron ring mga bigas na makakarating doon sa mga nasalanta ng bagyong Ompong. Dito naman ngayon sa Kamuning Market ay sarado ang mga outlet na nagtitinda ng NFA rice. Iyan. Maraming salamat, Bernadette Reyes.